Gusto mo bang gawin niya ang lahat para sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang ma-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. At ngayon ituturo ko sa inyo paano gawin lahat ng inyong partner ang lahat ng gusto or paano niya gawin ang lahat para sa iyo. Ito ay pwedeng gawin sa inyong partner na babae to babae, in lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. Siyempre sa ating magpartner na babae at lalaki. And ayon, sa materials naman na ating kakailanganin dito is, kailangan lang natin maganda ng garapon. Kahit anong klaseng garapon, kahit hindi clear na garapon, ang importante po ay babasagin. So, kahit hindi clear, basta't babasagin ito, ay patok na ito or pwede na ito. And ayun, kailangan din natin dito ng larawan mismo ng inyong target. So, kailangan ng photocopy or di kaya printed. So, ayun, kung wala ka namang larawan niya or printed na larawan ni target is gawin mo na lang, maghanda ka na lamang ng papel at yung panulat. So, ituturo ko sa inyo paano gagawin yung papel at panulat lamang at yung garapon. Pero kung may larawan kanya, mas maganda po ito. Mas epektibo siya and mas mabilis maramdaman ng inyong target kung larawan niya ang inyong gamit. And syempre, kailangan din natin dito ng panulat. Ngayon, kapag okay na, kahit anong klaseng panulat ha, ay pwede ninyong gamitin. And kahit anong kulay, pwede ninyong gamitin dito. As long na ito ay makapagsulat sa likod ng inyong or sa kanyang larawan. So, ayun. Kapag okay na, so, lagi kong sinasabi naman ito sa inyo, bago ko ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin, sinasabi ko inyo, sa inyo palagi na kailangan na iimti ninyo ang inyong isipan. Alam ninyo kung bakit? Upang makapag-focus kayo sa inyong dapat gawin sa na ritual. At kailangan na 100% ang inyong tiwala at naniniwala kayo sa inyong dapat ginawang ritual. And kapag okay na, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong umpisahan ang paggawa. So, kailangan lamang natin dito is, sa likod ng larawan ni target, isulat mo dito yung kanyang pangalan at apelyedo. Pangalan niya at apelyedo, dalawang basis po. Una, pangalan niya at apelyedo, tapos kasunod ay sa iyo, pangalan mo, apelyedo, at yung pangatlo, pangalan niya at apelyedo. Kumbaga, dalawa pong pangalan niya at apelyedo yung isulat, at sa iyo naman ay nasa gitna ng kanyang pangalan ay isang bisis lamang. So, yun lamang ang inyong isulat, at pagkatapos nun ay titigan mo lamang itong kanyang larawan. Kailangan na titigan mo siya ng mula sa inyong puso at may buong pagmamahal na titig. At mag-visualize ka ng mga maganda, mag-visualize ka ng mga positive. And ayun, yung tipong ikakaayos ng inyong relasyon ang inyong i-visualize. At pagkatapos nun, kausapin mo lamang siya. Pwede siyang kausapin, pwedeng i-visualize. Pero kung gusto mo na kausapin siya, is kausapin mo. And ramdamin ninyo sa inyong puso na kaharap ninyo siya or personal na kausap mo siya. So, ikaw na ang bahala. And, ayun, pagkatapos nun, ay ilagay lamang dito sa garapon. At, ibulong dito ang lahat ng intensyon ninyo. Pangalan niya at apelyedo. At lahat-lahat ng intensyon mo, sabihin mo dito na gawin mo ang lahat para sa akin at ako lamang ang masusunod.
at mahalin mo ako ng tunay, panghabang buhay, at hinding-hindi mo ako ipagpapalit kahit kanino. So, hilingin mo lamang dito ng buong puso, and pagkatapos nun ay iyo itong takpan. Iyo itong takpan at ilagay mo lamang ito sa ilalim ng inyong kama. Kung wala kang kama, kung maaari, itabi mo na lamang sa pagtulog o di kaya ilagay mo sa loob ng inyong cabinet. And sa mga walang larawan at papel lamang ang gamit, so, ang gagawin ninyo ay isulat ninyo ng 3 beses yung kanyang pangalan at apelyido sa papel. At pagkatapos nun ay yung papel ay bigyan ninyo ng energy, irarab ninyo sa inyong palad. Painitin ninyo at habang pinapainit mo ito sa iyong palad, i-visualize mo siya o kakausapin mo siya ng mula sa inyong puso. And kailangan na positive lahat ang inyong mga sinasabi. And ayun, pagkatapos nun, ay ilagay mo lang din dito sa garapon. Ilagay mo lang din dito at ibulong mo dito lahat ng intensyon ninyo sa kanya. Kailangan na positive at kausapin mo siya na gagawin niya ang lahat para sa inyo. And ayun, wala siyang ibang mamahalin, wala siyang ibang susundin kundi ikaw lamang. At hinding-hindi siya magawang or hindi siya magloko sa inyong relasyon. So, hilingin ninyo dito ng mula sa inyong puso. And again, tulad lang din sa larawan at yung papel kung saan mo gusto na ilagay na safety at hindi ito magdalaw ng ibang tao or hindi ito makikita. Kayo na po ang bahala. Ang importante po ay hindi ito magagalaw ng inyong mga kasamahan sa loob ng inyong pamamahay. Kailangan na ikaw lamang mag-isa na nakakaalam na may ginawa kayo at bawal po itong ipagpaalam ng kahit kanino. Dapat po ay sikreto lamang ang paggawa ng isang ritual dahil kapag nalaman ito na ibang tao, posible ito makontra ang inyong ginawa at hindi ito gagana. So, ayun. Kapag naramdaman mo na gumana na ang inyong ginawa, pwede mo na itong kunin ang inyong larawan or kanyang larawan at itago ninyo inyong garapon ay itago nyo rin or hugasan ninyo para magamit ito sa next ritual na kailangan natin ng garapon. Hugasan ninyo para mabigyan siya ng panibagong energy and malinis siya. And gawin ito sa araw ng Tuesday or Friday. So, kahit anong oras pwede mong gawin, basta Tuesday or Friday lamang. At kung hindi ka makapaghintay ng araw ng Tuesday and Friday, pwede naman sa ibang araw. Kung nakikita ninyo ito ay may sinag ng buwan. So, ayun po. Laging tatandaan na ang ating mga ginagawang ritual. Huwag na huwag po natin ito lagi mamadaliin ang mapilisang talab. At mas lalong huwag natin ito laging iisipin na may ginawa tayo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba o pang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.